Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid, atin ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na misa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinyo-Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at pinag-uukulan lang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo, magandang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring
ahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Lubos na pagtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon, tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. Gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, yung itong ebanghelyo natin, medyo may pagka-controversial. Isipin natin, magdarayang katiwala, pinuri ng Panginoon, pero alam natin, hindi yun ang punto ng Panginoong Hesukristo. Pinuri ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhan niya na sa kanyang trabaho, pagkatapos niyang gawin ang isang bagay, meron tatanggap sa kanya. Pero hindi lang yun, yung pagiging matalino niya, pagiging prudent, kundi alam ng magdarayang katiwala ang kabutihan ng kanyang Panginoon. Pagnilayan natin ang ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, nang may-ari
ano itong narinig ko tungkol sa iyo? Sa paglulustay niya sa kanyang ari-arian, isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. So, meron man siyang kalokohan na ginawa, yung kabutihan ng Panginoon na ito, hindi niya kagad pinapunta ang pulis, pinadampot, pinakulong. Hindi po. Pinapagsulit siya. Kumbaga, meron pa siyang isang oras. Isang oras. Kaya naisip ng katiwala, anong gagawin ko ngayon? Tanggal na siya, pero wala pang public knowledge. Wala pang announcement. Dahil nga, mabuti ang Panginoon niya. Nawika ng katiwala sa sarili, anong gagawin ko? Di ko naman kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimus. Alam ko na ang gagawin ko. Tinawag niya mga may utang. Magkano ang utang mo sa aking Panginoon? 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan, gawin mong 50. Ikaw, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? 100 trigo po. Kabang trigo? Ang dami nun. Ito, gawin mong 80. Sa pag-iisip ng katiwala na kahit matanggal na siya, merong tatanggap sa kanya. Kung ang kanyang ginawa naman ay pagsasabi, pinakiusapan ko yung Panginoon na bawasan ang iyong utang. Halimbawa, pag may mga agent tayo, ahente ng isang produkto, mayroong discount na ibinigay sa atin, magiging malapit ba tayo doon sa ahente na yon? Magiging malapit kasi masasabi natin, ang bait niya. Pinakiusap tayo kahit hindi tayo nakiusap. Pero dahil sa pandarayang yun, pwede rin pag nawala na yung katiwala, pwede rin baliktarin yung lahat ng Panginoon. Hindi ako nagbigay ng discount. Bakit nagkaganyan ang utang mo, bumaba? Gagawin ba yun ng Panginoon? Kumbaga, sasabihin niya ba yung pandaraya na ginawa ng kanyang katiwala? Alam ng katiwala, hindi yun gagawin ng kanyang Panginoon. Dahil kapag ginawa niya yun, na ibinalik sa original yung utang, kanino magagalit yung mga may utang? Sa katiwala o sa may-ari? Sa may-ari. Alam rin ng Panginoon na sa kanya babalik. At doon, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala. Pero meron pang mas malalim na dahilan kung bakit pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala. Alam ng katiwala ang kabutihan ng kanyang Panginoon. Na hindi siya ipapahamak, hindi siya bibigyan ng mas lalo pang mahirap na sitwasyon. Ang tanong, ang ebanghelyo bang ito ay pagpupuri sa mga nagdaraya at pagbababa naman sa mga sumasampalataya sa Diyos? Hindi po. Paalala lamang ito sa atin. Kasi yung huling pangungusap ng Panginoon, medyo kakaiba din. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Dahil ang mga makasanlibutan, gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto. Pero alam natin, walang patutunguhan yun. Kaya naman, hamon ito sa bawat isa sa atin na tayo naniniwala sa kabutihan ng Poong Nazareno. Magbibigay ba tayo ng lubos-lubos ng pagtitiwala sa kanyang awa at kabutihang loob, sa kanyang pagiging bukas palad, sa kanyang generosity? Kumbaga, ibibigay ba natin ang ating pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos? Hamon ito
sa bawat isa sa atin. Pero mga kapatid, pagsasabi lamang ng ating ebanghelyo ay pagpapaalala sa atin ng napaka lalim na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwede pa ba natin siyang pagdudahan kapag tayo ay nagkasala? Pagdududahan ba natin ang kanyang pagpapatawad? Kung tayo'y may pangangailangan, hindi ba natin gagawin ang lahat upang tayo ay mas maging malapit sa kanya? Panghihinaan ba tayo ng loob? Kasi pakiramdam natin, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Sabi ng isang pare, hindi natin lubos maunawaan kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. God is not only merciful. Ang Diyos ay hindi lamang mawain. He is not only very merciful. No, He is not extremely merciful. But God is infinitely merciful. Walang hanggang awa sa bawat isa sa atin. Pagsasabi na kung ang Diyos ay napakabuti sa atin, hindi ba natin gagawin yung puhunan tulad ng mandarayang katiwala na gagawin ang lahat ng kabutihan, makuha lamang ang pag-ibig na ito ng Panginoon. Pero alam nyo, dapat tayong maawa dito sa magdarayang katiwala. Bakit? Naghanap lang siya ng material na bagay. Pero bakit hindi niya hanapin yung buhay na walang hanggan na kayang ibigay ng Panginoon? At yun ay hamon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa, tayo ay pinapaalalahanan ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Filipos. Ang sabi niya dito, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang nabubuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. O sige, baka po, bakit po, may tanong, di ba? May tanong, bakit yung mga salbaheng tao mas nagiging prosperous? Di ba? Op, aminin. Bakit kung sino pa yung gumagawa ng masama, ang sarap ng buhay? Op, saglit. Huwag magpadalos-dalos. Dapat tayong maawa sa kanila. Bakit? Pakinggan natin ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos. Tulad ng malipit kong sabihin sa inyo at ngayong luha ang inuulit ko, marami ang nabubuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang kanilang katawan o tiyan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At ang pinag-ukulan nilang pansin ay ang mga bagay na panlupa. Di po ba minsan yung nakakahiya, pinoproclaim pa? Ano kaya yun? Yung tama, ikinakahiya? Yung mali, ipinagmamalaki? Nabaliktad? Kawawa sila. Ito ang paalala ni Pablo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sanang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Kaya po sa ating pagsisikap ng kabutihan, maging matatag tayo. Tulad ng sinasabi ngayon ni Pablo. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas, ang Puong Nazareno.
Pagdating ng araw na yun, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Sulat po yun ni Pablo, hindi po yun galing sa pare. Nabasa po natin niya, narinig sa ating unang pagbasa mula sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Balik tayo sa ating ebanghelyo. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ng Panginoon. Walang duda, mga kapatid, ang Diyos ay napakabukas palad sa atin. Hindi natin matutumbasan, malalampasan ang kanyang awa at pagmamahal sa atin. Sana nga po, hindi natin hayaan na yung ating kahinaan ay magpigil sa atin upang tayo lumapit sa Kanya. Tulad ng mandarayang katiwala, we must capitalize on the generosity of God. He will make sure that God will give us not only material things, but life that is eternal. Bakit natin nahayaan na hanapin lamang natin yung material na bagay? Bakit hindi natin hanapin ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay, ang Diyos? Ayun at iyon ang pinakamabuting katiwala. Naging mabuti siyang katiwala, maging mabuti tayong katiwala, at hanapin natin ang tunay na biyaya ng ating Panginoon. Sana nga po, mga kapatid, hanapin natin ang kanyang pagmamahal. Hanapin natin ang buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano nga ba ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang sanlibutan, kung ang kapalit naman ito'y ang kanyang kaluluwa? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Hanapin natin hindi lang ang biyaya o material na bagay, kundi ang pinagmumulan ng lahat ng mga mabuting bagay, ang Panginoong Diyos, ang Ama ng Puong Nazareno. At ito ang mabuting balita sa atin ng Puong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Puong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na Puong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Puong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Ang kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo.
sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na baring Maria na inanang Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa pamamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang sa pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yes.
announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais na maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayo maglakbay at magdasal sa mga simbahan at ang makasaysayan lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambahana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa ating mga kapatid na yumao. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Bilang kababaang loob, kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggang. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.